Nung natabunan na po kami ng bahay, yung anak ko po, pilit ko po yung itinulak siya sa pataas sa iba para masave siya sa iba sa po na ano na po. Yung tumambak na sa akin at yung mga bubong, magbigay talaga sa iba dito sa aking katawan. Kala po, babawian ako ng buhay niya kasi ininom ko na po yung mga tubig hanggang sa nakaahon ako sa iyo. Nagutom na yung anak ko, sir. Maghanap na siya ng pagkain. Sabi ko, wala ka tayo magkain na. Buti na lang, may lumapit na papaya, sir. Kinain na yung papaya. Tapos meron din isda. Isda na gutom, kinain na yung kahit buhay pa. Tapos, naghanap na rin yung anak ko ng tubig, sir. Wala talaga gumahanap. Sabi ko, mat, inumin mo na lang po. Tubig dagat, sir. Kapainin ko mo lang sana sa kanya. Tapos ayaw talaga na inumin. Tapos sabi ko, lukap ka na kasi mulan yun para makainom siya ng tubig ulan. Ayaw niya pa rin hanggang sa nakita ko yung buko ko na buko, binuko ko yun hanggang sa nabiyak. Tapos ininom niya yung sabaw. Maraming beses na nawasak ang kinakapitang balsa. Pero hindi sumubok si Kristalin. Yung sinakyan namin na plywood, sir. Ano? Nahati po siya. Nahati. Pagkahati niya, natakot ako kasi baka malunod na talaga kami nun. Kaya mas ka sumakay sa balsa namin. Natakot ako sir kasi ganito talaga. Marap sa amin yung ahas ba? Tapos tumalipod yung ahas. Kumuha ko ng pampalo kasi para habang siya nakatalik ko siya, papakaluin ko. Tapos parang nalaman niya, napapaluin ko siya. Hangarap siya ulit. Hindi tawag ko yung ano. Yung pamalo, umalis siya, sir. Hirap na hirap kasi pag-transfer nila dun sa pambut, sir. Papasalamat talaga sa Diyos, sir, kasi din niya talaga pinagkalabayaan. At saka, alam po sa kanya lahat yung mga binigay sa amin, sir, kasi sir. Wala kami mga masasya na tambot, mga balsa. Malulunod talaga kami.